Station 1. Dito, binubo ang mga arms. Para sa mga braso, mag-roll lang ng cardboard na parang tube at i-tape. Para sa mga kamay, kumuha ng dalawang piraso ng cardboard. Mag-mark na isang rectangle sa gitna nito. Sa dalawang sides na rectangle, gumipit ng triangles. Parang ganito, sa likod ng karton, magdikit rin ng strip ng karton para may sasabitan ng kamay. Idikit na rin ng kamay sa braso gamit ang tape. Ito po ang Station 2. Dito po ginagawa ang katawan ng robot. Isang pahabang kahon, isang mas maliit na kahon, mga lumang CDs, jar lids, bottle caps, colored papers, cutter, gunting, tape, glue. Una, yung flaps sa ibabaw ng pahabang kahon. Tupiin ang mahabang flaps nito paloob at ang mga maikling flaps palabas. Pagdikitin ang dalawang mahabang flaps ng tape. Pagkatapos, ay butasan sa gitna. Ito ang lusutan ng ulo. Ang dalawang flaps na maliit ay tupiin lang sa gitna. Gumawa rin ng dalawang bilog sa magkabilang side ng kahon. Para sa lusutan ng mga kamay, ang mga mahabang flaps sa ilalim ay gupitin lang sa gitna. Ito na ang katawan ng ating robot. Sa Station 3, dito ginagawa ang ulo ng robot. Tanggalin ang ilalim na maliit na kahon. Tapos, sukatin ito sa magsusuot ng costume at markahan kung saan nakatapat ang mga mata. Mag-mark na mahabang rectangle at butasin ito. Ipatong na at idikit ang maliit na kahon sa pahabang kahon. O, may ulo at katawan na tayo! Magdikit lang ng dalawang lumang CDs para sa mga mata at dalawang jar lids sa gilid tapos sa harapan ng katawan. Magdikit ng colored papers at lagyan ng frame. Sa iba ba nun, magdikit ng iba't ibang colors ng bottle caps. Diba parang may computer screen at control knobs ang robot natin? Ayan, tapos na lahat. Yay! Sakto ang robot!